Immigration! Halika! Nandito na kami sa boarding gate. Nakalampas na kami ng immigration. Luckily, walang masyadong tanong. Dire-diretso lang kami. Walang masyadong aberya. Even si Ron, hindi siya tinanong. Tinignan lang yung passport niya. Kasi naman, in-explain ko na magkasama kami magta-travel. So, nakapagtingin na rin kami ng mag-re-renta wifi. Ayun, hindi namin nakikita siya as practical, so hindi namin siya na-avail. So I would suggest na i-turn off nyo na lang yung cellular data nyo, and then humanap kayo ng hotspot, or better yet, if pwedeng lagyan ng ibang SIM card yung phone mo, bumili ka na lang sa destination na pupuntahan mo. Hindi, naghihintay kami dito sa boarding gate. Mamaya i-update ko kayo, probably next update ko, nasa plane kami, and then susunod is nandun na kami sa Hong Kong. Okay, so samahan nyo kami. So, dito na po kami sa Airport Express. Papunta na po kami sa Kowloon Station. Normally, it will take around 24 minutes from the airport hanggang sa Kowloon Station. And then, usasya nyo ay upuan, may charger siya. Hindi pa kami hindi makapasok kasi yung QR code ng second ticket namin ay hindi na-download ng maayos. Ang ingay. So ngayon, nakapasok na kami. Thank you dun sa kuya na pinag-kunin kami sa MTR station. And hanapin na namin yung bus papuntang Kim Sha Tsu doon sa may Modi Road. Airport Express train sa K-Tip ng K-Train papunta sa Modi Road. Ito po yung aming pagkain. Dito kami kumain sa McDonald's. Actually, this is our first meal. Umorder kami ng burger. Yeah, umorder kami ng burger. Tapos, ano pangalan nito? Parang chicken burger siya na mahaba. Ayan. Ayan siya. Ayan. Tapos, tinry namin yung Coke Zero Lemon. May additional siya ng $5 kapag umorder ka. At saka yung sundae nila dito, merong nuts sa ibabaw. Choco sundae siya, pero may nuts sa ibabaw. Meron ng corn. And then, fries. Pati yung mga fries. Masarap yung fries na. Chicken wings. Tsaka, lahat ng order namin, may additional chicken wings. Meron siyang spicy sauce. And, kain na muna tayo. And, tutuloy ulit natin na bukas. Good morning! First day namin sa Hong Kong. Kagigising lang namin. Alas 7 na ng umaga. Medyo late na kami nagising. Okay naman yung room. As expected, maliit lang siya. Pero kung medyo maselan ka, hindi to para sa yung lugar na to. Kasi talagang hindi siya katulad ng tipong mga normal na hotel na pupuntaan mo. Ang binayad niya pala namin dito sa homestay na to is around 1,490 per night. Alam ko kasi yung iba umaabot ng 6,000 per night. Pero matutulog ka lang naman, so hindi na praktika sa amin. Nakatipid ka na, enjoy ka pa sa stay mo dito sa Hong Kong. This is a budget hotel. I mean, okay lang siya kasi ang pinunta naman namin dito is yung attraction. But overall, okay. Okay naman dito. Komportable naman ng patulog. Okay guys, ito po yung daanan. Yung nagdaanan sa Choki Mountain. Sabi nila talaga nakakatakot dito. Hindi naman siya nakakatakot, madumi lang talaga. Kaya parang ayaw mong mawag doon sa handrail kasi madumi. Mga Indian food.
Ano yung binubuan? Ano kung nakarikari tayo? Ano din sila tayo kari? Ang galing, may mga nagtitindang Pinay. So, iniikot po muna namin yung Chungking Mansion. Ground floor to. So, we can, marami pala dito ano, mga blocks. Malaming elevator. Ayan. Makainan. Pero parang ano, ay ito, may laundry. Ato laundry. Sa pinakalipit siya ng Chungking Mansion. Ayan. Pwede pala magdala ko ng ilang damit lang. Tapos, so pasok na dito. Ayan, may mga mabibili ka, plastic bag, laundry plastic, ayan. Kaso right now, wala laman. Ayan. Ito yung mga labahan nila. Alas 8 na, pero wala pa masyadong tao. No? Parang ano, late sila magising dito. Nagana po kami Money Changer ngayon, dito sa Chungking Mansion. So far, ganitong oras, alas 8, tatlo pa lang yung bukas na Money Changer. Che-check kami kung ano yung pinakamataas na palitan. Siyempre, kapasok mo ng Chungking Mansion, dalawa na yung ano, Money Changer. At tanong namin kung magkano. 708, parehas lang sila. Doon tayo sa una, nag-offer sa amin ng palit, mas mataas. So doon na muna kami. Magpapapalitan naman kami ng $100. O kami gali sa Chungking Mansion. Hanap lang kami ng food dito. Ayan, may Jollibee. Tingnan natin. Ayan, nandito kami sa Jollibee. Ah, nasa ilalim pala yung Jollibee. Ha, magta Jollibee kami! Jollibee kami, jo-join kayo. Pagpapasok na. O hiring pala dito eh. O kailangan daw, ano, may previous fast food experience. Na kami sa loob. Yung feel niya, parang Jollibee din. Parang nasa Pilipinas lang. Tsaka amoy na amoy mo yung chicken joy. Oo, doon na kami. Si Kuya. Pinay si Kuya. Hi, Kuya. Hello. Salamat. Nakakatawa yung experience ko. Tapos pili-pili pa ako. Prepare pa ako ng English ko. Di, sabi ko kay Kuya, may I have anyone? Tapos bigyan ng Tagalog. So, ayun, nakakatawa kasi English-English pa ako. Tapos nag-Tagalog siya. Pero mabait naman si Kuya. Salamat, Kuya. Okay, kain muna kami. Yung chicken joy nila, medyo one level yung alat niya. Yung crunchiness ng ano, balat niya, mas malutom. Ayan doon. Yung gravy niya, parang lasa. Mas pagyat niya, nakakatawa. Ang daming naman, ang daming sauce. Kain. Parang lang lasa. Pero pa, mas matomato dito. Ayan. Mas enjoy ko yung spaghetti dito kasi mas madami yung serving. Ayan, pipili kami ng mainom. Ito, ano yan? Coke. Sakto na Coke. Ayan. Kikano yan? $12. Pong. Ayan, Coke Plus. Ayan, ititry natin yung Coke Plus. Ayan. Tara, bilhin mo natin. Ano lasa ng ano? Coca-Cola Plus? Sarap? Zero. Oh, Coke Zero daw. Pero Plus. Coke Plus. Same lang. Parehas lang yung lasa. Bayan. Pero nandalakad kami papuntang ano? Avenue of Stars. Malapit lang yung sa ano? Sa Chungking Mansion. Ito yung Chungking Mansion, by the way. Ayun. Yun, doon kami nag-stay. Malapit lang yung mga puntahan, kaya maganda doon mag-stay. Ito, nag-iisay kami na kami. Hala, tumami si Kuya. Ito, natawid na kami. Ayan. Ayan, ang ano pala dito, baliktad sa Pilipinas, always right. Dito, always left. Mga kalwet. Ano yan ba? Mga kalwet sila dito. Ayan. Nandito kami sa harap ng ano. Malaking building na to. Malinis dito ah. Tinan mo eh. Malinis. Napaka-minimal nung ano. Nung basura. Ito nga pala yung taxi nila dito. Dito guys. Kung titignan nyo, parang old style yung taxi nila. Tapos LPG power yung mga taxi dito. Nakakatawa. Yung mga ibon dito, hindi takot oh. Ayan oh, nalapit-lapit ko sa kanya. Ayan oh, yun lang siya. Parang oh. Ito may Maya. Hi Maya, nasa si Sir Chief. Ay, ang init. Nandito kami.
sa Avenue of Stars. Ayan. Picture-picture sila. Ako din, picture. Okay guys, nandito kami sa Avenue of Stars. Ang init, grabe. Hindi namin na-expect na ganyan ito kainit. Ang na-expect kasi namin is malamig. So, ito. Kukunti lang yung tao kasi nga siguro dahil hindi malamig. Ayan. So, yung kabilang side na yun, yun yung Hong Kong. Yun yung Hong Kong, di ba? Tapos amoy dagat. Amoy dagat dito. Ayan. Mahangi. Kanina mainit, ngayon mahangi. Ito, lalakad kami. Avenue of Stars. Okay, nandito kami sa ni Stephen Chow. Ayan, siya yan. Ito naman yung si Michelle Yeo Chong Chu Kang. Siya yung sa Crouching Tiger. Ito naman kay Jet Li. Ito kami ni Jet Li. Ito kay Jackie Chan. Ayan guys, yung nasa likod natin yung tinatawag na Star Cruise. Pwede mo rin siyang i-avail sa club. Ayan, pumunta na sa akin ka dyan, usually may mga food. Tapos ito to, ganito sa Hong Kong. And right now, mapahinga muna kami kasi lakad na lakad, kaya nakakapagod. And then, ang ganda kasi habang nagpapahinga kami, meron kapatid siya ni Tom Cruise, Geneva Cruise, Donna Cruise, Sherry Cruise, at lahat ng crew. Hindi pa kami ngayon sa McDonald's bumili kami ng paikno. Nakita namin may mga bago sila, mga drinks, mango, cheesecake, ito caramel. Ito try namin yung mango, ibabaw may cheese siya. Nasa mga mango syrup. Ito naman nasa coffee. Kasi ibabaw may cheese. Yung cheese niya hindi masyadong mahalat. Feeling ko mas bagay yung cheese dito sa mango. Mas masarap. Try nyo. Ito yung mango cheese. Ganyan. Yung caramel. Wow! Parang masarap yung parang. Tingnan natin. Isa lang, isa lang. Bigli tayo. $6 lang. Nakakita namin. Bumili ako isa. Titingnan ko lang. Malambot. Parang ang wafer. Ha? Okay guys, nandito kami sa tapat ng Tim Sha Tsui Public Library. And yung nasa harap ko, this is yung Museum, History Museum. Magkakatabi sila dito, kasama yung Science Museum. And guys, may nakita kami mga bird. Ito, sila yan. Wow! Ito alam kung anong ginagawa nila. Kung alam niyo kung anong tawag dyan sa bird na yan, please comment down below. Hindi ko alam bakit sila parang agitated. First time ko makakita ng ganyang ibon. Ano kaya yan? Cute! Grabe! Ang laki ng aso! Wow! Ang laki nyo! Ang cute! Parang bait-bait niya! Sana pwede siya lapitan. Ito, across the street, St. Mary's Canossian College. Napansin ko itong area na to, ano, palibot ng school. Ah, Rosary Church! O nga, simbahan nga siya. So ayan, yun makikita nyo dito. Meron ding mga hotel dito. Popway Hotel. Ayan. Tapos yung bus nila, oh, double decker. Ayan. Wow. Wow. Hindi ko na rin lang dito yung sinasabi, pero go lang. Oh. Ah, ito pa. Yun yung ano, daan. Ito yung pinakamingin na siyong. Ayan. Okay. Wow. Ah, okay. So, ito. Souvenir shop. Ayan. Pinakabibili ng ano. Ayan, light tool. Wow, dito pala madaming tao. Ayan guys, sumunod lang kami sa mga grupo dito na nagtutour. Hindi namin alam kung... Ayan, ako. Oh, free admission naman pala siya. Ayan, it's free admission. So, pupunta na kami dito. Okay. Kuha tayong guide map.
Ayan, dito kukuha ng guide map. Free po yung admission dito. Ito, ito yung makikita guide map. O yan, may bababa. Kanina umakyat tayo, ngayon bababa ulit. Balik na kami muna sa aming hotel or sa pag-stayan namin. Nandito kami sa bridge galing Hong Kong Museum. Magpapahinga muna kami kasi ang sakit na ng paa namin. Ang init, tapos puro lakad. O, pahinga muna. Ang dami nilang tart dito. Meron silang Portuguese, Lasagna tart, Denmark, seafood, marami. Yan yung mga tart nila. Tsaka abang abang ng ano. Ayan, tart. Ang pinilan namin yung ano, ito. Kismet tart. Ito. $9. Ito yung ano nila. Pie and tart specially. Yan, ito na yung aming cheese tart. Must try. Milky tapos, nakita mo, parang may mozzarella. Kainyo, pie and tart specialist. Pumili kami ng tubig. Una, naghanap kami sa 7-Eleven. Around $12. Pero, may nakita kami mas mura sa katabi lang. So, ito, bumili na kami. Same size, pero mas mura. Malamig din. Kung gusto niyo bumili ng tubig, mas maganda sa grocery kasi, ano, mas mura. Kaya, ayan, tips lang. Ito yung elevator namin. Queuing siya. Maraming hihintay. Tapos kita mo nasa loob. Ayan. Dalawang dito sa block B, dalawang elevator. Tapos add even lang. Doon yung even. Dito yung add. So, ito pa sa loob ng Chongqing Mansion. Hi guys! Na-amaze ako ngayong araw na to. Pero gabi na. Alas 7 na. Alas 7 na ng gabi. Pero ano, sinan nyo, may araw pa rin. So, it's 7:12 na. Pero, ito ngayon, tiwana po. Ang daming tao dito sa team statue. Oh, kasawit kami. Kasi pumunta kami doon sa Sneaker Street. Magsasubway kami, mag-MTR kami. Holiday Inn. Alright. Ano ito, magdanan lang. Holiday pala kasi ngayon, July 1. Kaya, ito ang dami tao dito. Yes. Re-recharge muna kami dito. Ayan. Nakapag-reload na kami ng Octopus Card. 50 lang yung sinareload ko. Kasi malapit lang yung pa-travel namin. Sa MTR na po kami, papunta kami ng Octopus. So, nagsisiksik natin pala dito sa MTR. Rush hour kasi daw, kaya may maraming tao. Kasi may sinarali dito. Ganito. Yeah. May gila mo luwag na. Kaya, nakakawang na kami sarili. Ito, ang daming tao. Ang daming escalator. Ang daming tao. Ayan. Dito kami sa exit ng Mokok Station. Tayo. Ayan. Tumabit ko na po. Dito ang exit, di ba? Ha? Dito ang exit? Wait lang. Dito po kami lalabas sa Paiyuan Street. Ayan. Dito yun. Tapos, darakan doon lang kami. Galing kami sa Mokok Station. Hinahanap namin yung ano. Hinahanap namin yung street. Okay. So, dito daw kami. Sa lugar na to. Nag-diretso kami tapos sa kanan. And ito po yung Apple Shop. Doon kami pupunta. Doon sa lugar na yun. Kasi doon yung Tigger Street. Okay guys, ito yung Ladies Market dito. Papunta dito. So, ito yung sikat na Ladies Market dito sa Hong Kong. Mamaya, pupunta rin kami dito. Pero, doon muna kami sa kabilang street. Doon yung Sneaker Street. Yan. Ito na yung Paiyuan Street. Ayan, unang bungad po pa lang, kita mo na Vans, Adidas, Lucret. Ayan, yung mga daan nila dito, may nakalagay look left, look right, para may guide ka sa paglalakad mo. Hindi, ang MTR hanggang 11 lang. Ayan, massage. Meron din, ano, Adidas. Ayun, Adidas yun. Ito, Adidas, One Key. Titingin muna kami. Ayan. Nakapasok na kami sa unang store ng ano, nagbebenta ng mga iba't ibang shoes. Ito may ano, may Converse. Converse. Tingnan natin. Ah, oh, $499. Ito, Converse. Mga classic Converse. Ito, may $499. Meron din $379.
Ayan. Ang so far, nakikita ko pinakamura, yung 379. Ito, medyo mahal. Anong tatak ko? 90. Ayan. Mga price niya. Ito, meron siya 479. 500. Ayan. Ito yung mga price niya. Ranging siya from 400 to 700. Yun yung average. 700 to 800. Maghahanap pa kami ng, ng outlet. Kasi ang budget lang namin is around 300. Kukuripot kami. Wala kaming budget. Anak kami dito. Okay, ganyan tayo. Tapos balik tayo pa. Okay, pwede. So, susuyo din muna natin itong isang side. Galing kami dito sa sa Peter. Ayan. May nakita kami mga shoes dito. 299. New Balance na. So, that's around 1,900 pesos. Nakasin namin yung mga sapatos na loose. Yung walang mga box, I think. Yun yung mga mura. Pero yung mga naka-plastic or naka-display na maganda pa yung display. Yun yung regular price. Pero yun, pinakamura namin nakita is 299 Hong Kong dollars. Maghahanap-hanap pa kami. Hong Kong Disneyland! Three Seekers, Iron Man. Ganda. Wow, sulit talaga. Grabe. Parang nakasakay sa spaceship. Oh. Alam mo, parang nasa aeroplano ka tapos magbubulong ka ganun. Grabe, ang ganda talaga. Oo, yan yung Iron Man na. Oh, puntahan niyo talaga yan. Nakakatuwa. Grabe.